Na-mute ba ni Meta, mga idol, ang mga reels at videos nyo? Naku po. But don't worry, mga idol. Dahil tuturo ko sa inyo kung paano natin siya i-resolve. Una, puntahan nyo yung mga videos nyo or reels na-mute by going into your Facebook account and tingnan nyo yung mga reels, guys. I-filter nyo, mayroong mga red na speakers na naka-X. So, ibig sabihin niyan, ni-mute ni Meta yung videos niyo. And pwedeng-pwedeng gawin ni Meta yon, especially pag may changes sa copyright ng music sa isang bansa. Dahil per country, yung license ng mga music natin, mga idol. Ganito yung gawin niyo, mga idol. Mag-login kayo sa inyong FB page. Dito sa left side, mayroon ditong Meta Business Suite. So, click niyo yan, mga guys. At i-route kayo doon sa Meta Business Suite page ni Facebook. At dito sa content, itong part na yan, mga idol, click nyo yan, i-filter nyo yung under ng published, i-filter nyo dito post type, filter nyo lang lahat ng reels ninyo, mga idol. At dito i-identify nyo or i-select nyo yung audio or yung reels na ni-mute ni Meta, mga idol. Dito sa dots na yan, i-click nyo at i-download nyo yung video na yan. So, may option dito, guys, na SD at saka HD. So, depende sa inyo, i-click nyo kung ano yung preference nyo at magda-download siya, mga idol. Puntahan nyo sa inyong download folder at pag ni-re-upload nyo sa inyong page, mayroon na kayong chance na baguhin yung audio na nilagay nyo initially. My only request to Meta is to have an option that the user can still download the original content and get rid of the applied copyrighted music so we can still re-upload and change the music that we want in our reels or videos. But to all the users, while it's not yet available, my recommendation is to always have a backup. Save it somewhere in your storage. We also have free storage, mga idol, in Google Drive. We have Gmail accounts, so we can have like 15 gig free storage online, especially for those who are struggle in having internal memory and buying expensive extra storage SD card. So that's our temporary solution, but it's good to have. It's good if Meta will make that option available to download the original content we have. It would be convenient for everyone.